Okay, welcome back mga tol. At sa video ito, pag-aaralan natin yung tamang pag-testing ng capacitor. Paano malalaman yung good na capacitor? Okay? So, sa video ito, gagamit tayo ng digital multimeter. Okay? Set natin yung digital natin sa range ng diode mode. Okay? Diode mode. Sa pag-test ng capacitor, pwede tayong gumamit ng may buzzer. Yung katulad yan, okay? Dito kasi, madali natin malolocate kapag may buzzer yung shorted. Kahit di ka tumingin dun sa display ng multitester, ng digital multimeter, okay? Kasi pag shorted siya, tutunog yan. Okay? Kapag good naman, gaganyan lang siya. Isang beep lang kapag good. Okay? Ngayon, test natin ngayon itong meron ako ditong mga capacitor. Okay? May malaking capacitor na electrolytic, yung may polarity. Ayan, ayan, may polarity, no? Okay? At meron din ako maliliit na ceramic. Yung mga walang polarity, itong dalawa. Okay? Ayan. Ngayon, unahin natin yung pag-test nitong maliliit. Okay? Itong ceramic. Yung walang polarity. Okay, non-polar capacitor. Kasi itong dalawang malaki, itong tatlo, itong mga nandito, apat pala, may polarity siya. Okay? Test natin yan. Okay? Gamit muna tayo ng may beep. Okay? Ayan. Check natin. Ulitin ko, kapag good yan, magbibip lang yan ng isa. Ganyan. Ano? Kapag shorted, full yung continuous yung beep niya. Okay, check natin muna itong isa. Okay. Reverse natin kasi hindi tumunog. Ayun. So, kung maririnig nyo, may isang beep siya na short beep. Reverse ulit natin. Ayun, ano? May short beep. Ayun. Yun indication na good yung capacitor, okay? Check natin yung pangalawa. Ayun, short beep. Reverse natin, wala. Okay. Ayun, may short beep siya, okay? Ayun, may short beep. Kaya nga lang, kung ang ite-test mo ay mabababa ang capacitance, okay? Hindi na siya kayang i-detect ng beep. So, kinakailangan tayo gumamit ng nitong sa ohms, okay? Kung mas maliliit yung capacitance. Kaya, kung hindi kaya nung beep, okay? Nung may beep, pwede tayong mag-test dito sa pamamagitan nito. Tingnan nyo ko ano yung reaction kapag ginamit natin yung walang beep, okay? Naka-diode mode pa rin tayo, pero yung walang beep. Ayan, okay? Check ulit natin itong dalawang capacitor. Tingnan nyo yung display ng digital. Okay, reverse natin. Okay. Wala, no? So, wala siya. Tingnan natin. Check muna natin. Okay naman ang ating tester. Ayan. Oops. Lumipad. Okay. Ayan. Anong napansin nyo sa multitester. Ayun, ano? Nagkaroon siya ng reading, tapos nawala. Ayan. Ganyan naman ang indication itong digital sa pamamagitan ng diode mode. Ano? Magkakaroon siya ng reading, tapos mawala. Magiging OL. Okay? Good yan. Try natin yung isa. Isa kasi hindi ko makapit. Tingnan nyo.
Reverse natin. Dito natin. Okay, wala. Okay, wala. Kung hindi kayang i-test nitong diode mode, ano? Walang response kapag naka-diode mode ka, pwede kang pumunta rito. Okay? Kasi dito makikita rin natin yung test niya sa mas mabababang capacitance. Ulitin natin ito. Try natin. Reverse natin. Ayan. Kung mapansin nyo, nag-zero tapos nag-OL. Okay? Nag-zero, then OL. So, yan yung good. Okay? Sa pamamagitan naman itong ohms. Ano? So, wala tayo dun sa diode mode, ha? Check natin itong isa. Oop. Laging lumilipad yung isa. Okay. Check natin ulit. Itong isa, sa pamamagitan ng ohms range, ohmmeter. Ayan, zero, then OL. Okay? Yan ang good na capacitor. Ang tinetest natin ngayon ay non-polar. Okay, walang polarity. Ngayon, dumako naman tayo dito sa may polarity. So, pag may mga polarity, pwede na tayong gumamit dito sa diode mode at dun sa may beep, ano, sa may buzzer. Okay? Kung matataas yung kung yung capacitance niya ay o yung may mga capacitor na may polarity na ang capacitance niya ay ibig sabihin ang capacitance niya ay nag 15 ohms 15 microfarad 2 microfarad 1 microfarad yan, pwede tayong gumamit nitong may buzzer. Okay? Pero kapag ang capacitance ay mga picofarad, okay? Hindi na yung kaya nito, gagamitan itong sa ohms. Okay? Itong ohmmeter range. Ngayon, balikan natin itong may polarity. Okay? Itong may mga polarity. Balikan natin ngayon. I-test natin gamit yung may buzzer. Okay? So, observe ninyo yung magiging reaction ng buzzer. Okay? Reverse natin. Ayun. Nag-beep, then nawala. Nag-beep, nawala. Okay? So, ito ay good. Okay? Balikan natin itong isa. Reverse natin. Ayun. Nag-beep, nawala. Nag-beep, nawala. Okay? Good. Itong isa pa. Ayan, good. Okay? Good. Okay? Itong isa. Ayan. Pag continuous ang beep, shorted yan. Okay? Continuous ang beep, shorted yan. Okay? Ngayon, gamitan natin ng walang buzzer. Pero diode mode tayo. Okay? Unahin natin itong dalawang malaki. Tingnan nyo yung reaction ng pointer dito sa mga good. Okay? Nag-reading siya and then nag-OL. Nag-reading. Ayan. Nagkaroon siya ng reading pero hindi bumabalik. Ano? Bakit? Naka-diode mode kasi tayo. Okay? So, ito kasi, ibig sabihin, kapag ganyan, yung positive niyang, ito niya, ayan, di nawawala, no? Ibig sabihin, yung positive ng tester ko nasa positive side nung capacitor. Tingnan niyo. Ayan, no? Ito yung positive side, negative side. Ayan, no? Okay? Kaya nagkaroon siya ng reading. Ayan, bakit? May naka-store na
current sa kanya, no? May nakapag-store siya ng voltage, okay? Ayan. May nakapag-store sa kanya na voltage, kaya ganyan. Okay? So, ito kasi yung mga electrolytic na ganito, may mga polarity. Ang capacitance ito ay mababa, ano? Mataas. Okay? Yung mababa naman ng microfarad, mga picofarad na yon. Okay? Check natin itong pangalawa. Ayan. So, meron siyang store energy. Okay? Pero pag na-reverse mo yan, magiging OL yan. Okay? Means good. Kaya dapat, gumamit tayo ng mga pamamaraan kung saan tayo magiging comfortable. Kung comfortable ka dun sa may beep, may buzzer, okay na yon. Doon pa lang naman malalaman mo kung good na yung capacitor o hindi. Okay? So kahit di na tayo gumamit nito, kung mababa yung kanyang capacitor, saka lang tayo gagamit nito. Okay? Ngayon, check natin itong isa. Ito yung walang buzzer. Okay? Reverse natin. Ayun, meron siya na. Ulitin natin. Ayan. Okay, good. At yung shorted naman, magiging 0-0-0. Okay? Hindi mo na kailangan i-reverse kapag nag-0-0. Automatic shorted yun. Okay? So, paano naman yung open? Yung open, ibig sabihin ng open, yung capacitor, pag test mo, walang reaction yung pointer. Napaka simpleng intindihan ng pag-test mo, walang reaction, no? Okay? So yan ang tamang pamamaraan ng pag-test ng good na capacitor. Okay? And then yung isang shorten. So yan muna mga tol, at sana ay may natutunan tayo sa kung paano mag-test nitong mga capacitor. Yan lang muna mga tol, at maraming salamat sa Diyos. Ingatan naman tayong lahat.